Good day mga boss, magandang buhay sa inyong lahat. Kumusta po kayo? This is me again, Boss Big Vlog. At meron tayong panibagong vlog ngayon. For today's vlog, susubukan natin at i-first impression ride natin itong Super Duke KTM na 1290. At ang may-ari nito ay ang ating kaibigan. Ito ang ating kaibigan si JR. Ito ay merong Zates 2 owner din, kaya kami magkakilala. At napapanood nyo naman yung previous natin, Kalumala Heights, magkasama tayo. Ayan, ayan. Meron siya na Duke, hiniram ko muna. At ito ay talagang friend na natin, no, mula nung magkaroon tayo ng Zates 2. And then gusto ko lang i-promote, no, yung kanyang online, JR Performance, please support and like. Ayan. Ang produkto natin doon, bro, ay mga accessories and big bike, 400cc and above. 400cc and above, pwede kayong umorder sa kanya, no? Ipakilike nyo po ang kanyang Facebook page na JR Performance. Ayan, isa pa siyang magiting na piloto natin, no? At yun ang kanyang ipapalipa rin mamaya. Bro, pwede ba ako dyan? Ayan mo, i-schedule. Hindi, joke, dito na lang tayo sa lupa. Okay, bro, thank you, ayun. Pakilike nyo po ang kanyang Facebook page na JR Performance. At balik na tayo dito sa kanyang Duke 1290. Ito ay first time na makagamit ako ng Duke na brand. At bubuhayin natin, no? Tingnan natin yung kanyang panel gauge. Ito ay 2016 model, no? At ang panel gauge pala nito ay digital, no? At dito sa maliit na panel na to, nandito na yung favorites, no? Yung trip. May gusto lang makilala ka, fans mo. Uy! Umusta? Ito. Sige. Shoutout ka na muna at naka-vlog ako. Okay. Harbin Mansi. Ayan. Hello po. Yan, thank you bro, thank you. Ayan, nandito tayo ngayon sa panel ng general information. Meron pala itong air temperature, tapos date, odometer. Well, 11,000 pa lang odometer nito at may battery gauge, may oil temperature, trip A, trip B, 14.9 ang consumption. Wow. Per liter na yon mga boss, ha, sa 1290cc na to ay matipid na yon. Ang drive mode niya ay tatlong klase, sports, saka street at saka rain mode. So ngayon ay naka sports tayo. Ang MTC ay ibig sabihin nito ay motorcycle traction control, naka on, ang ABS naka on, ABS mode naka road. Yun lang naman mga boss, no. Sa maliit na yon ay nandun lahat, pero naka-indicate na dito na mayroong neutral gauge, sports, ayun naka-sports, and then may orasan. Ang fuel niya at saka yung temperature ay bar, saka ito speedometer, saka yung RPM. Naka-traction control on, ABS, tapos may neutral at saka yung oil gauge na andito na. Okay. Itong motor na to pala ay wala siyang quick shifter at saka walang auto blip. So balik tayo sa manual, no. Parang Z1000 to. Saka talagang inuulit ko, no, first time ko na sumakay ng Duke na brand. Kahit Duke 390, hindi pa rin ako nakakasakay. At saka ito talaga ang first time ko na gumamit. Swerte ko, no, at pinahiram tayo ni JR Saysay, ating kaibigan. Nakasakay tayo ng Super Duke KTM. Sa ride na tayo mga boss. Ito na mga boss, no, at bubuhayin na natin, no, at ipaparinig ko sa inyo ang ating sound check. Ayan. Wow. Naka original na AC project siya. Ayan, at hindi ito naka full exhaust, no. Mayroon pa siyang catalytic ito, nakikita nyo. Pero sa tingin ko swabe na to para sa akin, no. Ayun, no. Di ba? Parang Ducati ang tunog, mas maganda pa. Siya nga pala mga boss, ito ay sinaka single swing arm. Ayan. At mapormanting na kaysa dun sa akin, ito single swing arm. Pero ang kagandahan dito, naka Brembo na ang harap at saka likod. Ayan, Brembo caliper. Yung sa akin kasi Nissan yung likod. O ayan na mga boss, no, sasakyan na natin at tingnan natin yung seat height. Wow. Nararamdaman ko ay teka muna, magaan siya, magaan. Kayang-kaya kong ilaro, no. Ayan, kahit mataas yung tangke niya at saka yung seat cowl, pero yung pwesto ng upo mo ay
parang mas mababa pa doon kaysa doon sa akin, no? Parang mas mababa ito. Ayan, kasi, oh, flat-footed ako eh. Pero dito, medyo tipto ko sa kabila ng konti. Sa doon sa motor ko, medyo parehas akong tipto, kaliwat kanan. Bro, bye-bye! Thank you! Okay mga boss, ito na no, first time na makasakay tayo sa Duke. Ang laki ng makina. Wow. Ito mga boss no, ang nararamdaman ko no ay para siyang Z1. Ayan, magaan at saka maigsi. Pero ang pakiramdam ko, mas mataas ang ground clearance nito no kaysa Z1 at saka doon sa motor ko. Medyo parang taas na taas ako. Tapos siyempre naninibago ako no, walang side mirror. Ayan. Pero manual to. Wow. Eto na mga boss, expressway na tayo. Wow. Malakas pala to. Mataas yung manibela no. Upright na upright yung posisyon. At ito naman yung gusto ko. Komportable, komportable. Tingnan muna. Medyo magaan pala siya no. Parang save one din lang talaga. Boss no, gusto ko muna magpasalamat sa mga tumulong sa atin sa ating pagbablog no. Sa SSC Moto Supply sa pagpapagamit ng ating helmet no at saka SPRS. Ayan, thank you. SPRS jacket at saka gloves. Kay J3D Apparel, thank you rin sa Ilalim Media sa ibinibigay nating mga sticker sa ating subscriber. Thank you. Sa 01 Moto, kay Madger Pits at saka kay Memory Pits, thank you. Lalo na kay Autobuy Market. At ayan ay lagi tayo ina-assist sa ating pagbablog. Ayan, kung gusto nyo pong bumili ng mga helmet accessories, meron siya sa kanyang store no, dito sa Sukat Paranaque. At sa online naman no, kagaya ng sinabi ko kanina, ang ating kaibigan si JR Saysay ay siya ang may-ari ng online shop natin na JR Performance. Ayan, at makakabili kayo sa kanya ng mga accessories ng mga big bike, kahit ano, kung mga alimbawa slider, ano pa ba, mga tambucho, ito kagaya nito, si project, ayan sa kanya yan, meron siya yan, by order yan sa ibang bansa siyempre. Tapos si mga radiator guard, ayan yung mga ganon. PM nyo lang siya kung anong gusto nyo i-order sa kanya. Alrighty. At balik tayo dito sa ang sarap no. JR, hindi ko na muna susuli ito, enjoy ko muna. Naninibago lang ako, lumilingon ako mga boss dahil wala tayo side mirror. Pero naninibago ko sa tunog no, kasi hindi siya inline 4. Pero ang lakas. Para siyang R1 na cruise plane. Ang haba ng arangkada. Ito, tresera lang, medyo matraffic no. At mga boss no, subukan natin dun sa Canucks.
Ito na mga boss, no, papasok na tayo ng Calax at susubukan natin itong motor na to. Wow, mataas talaga riding position ito, parang nalulula ako. Magaan. Tapos yung position mo, no, para ka naka-enduro. Yung manibela para nakagano, no. Ang sarap. Yun nga lang ang disadvantage nito. Pag gantong mabilis ang takbo, no. Yung hangin naman ang kalaban mo, kaya medyo yuyumo mo na konti. Testing. Tapos yung kalsada. Ayos, ayos, solid to, solid. Ang lakas. Saglit lang nabit yung 230. Tayo, no, mga boss, doon pa lang kahit hindi kasi nung safe tong Calax na to, gawa ng ano, hindi siya espalto, no, pero solid talaga tong gamitin tong motor na to, ang lakas. Nasa 3-4 pa lang yung RPM ko, eh ramdam mo na agad yung bilis. Magaan yung riding weight niya, no, mga boss. Ang sarap ilaro-laruin. Although mataas yan, no, ang sarap gamitin, solid. Bukod sa solid, no, ibang dating ng Duke na yung forma. Kahit yung Duke 390, puging-pugin ako sa tingin ko rin, eh. Paano pa kaya itong Duke 1290 na to? Diba? Ubod ng ganda. Okay, subukan naman natin dito sa highway, no? Maliban sa expressway. Total, nandito din lang tayo sa Calax, no? Diretso na tayo sa Silang. Sa pinsang ko. Alrighty. At meron naman tayong permit sa may-ari nito. Dalhin natin kung saan natin na gustong dalhin. Pero dito lang tayo sa Silang, no. Siguro sa ride na to, may sishare ko na kung ano pakiramdam ng sakay dito sa napakagandang motor na to na Super Duke 1290. Okay, checkpoint. Ala, ang ORCR kaya nito sa nakalagay.
nakasobra. Para kayo mo umuperti kahit sa alanganin eh. Pero hindi natin gagawin yun, no? Dito tayo sa kanan at medyo malubag-lubag dito. Ayan, backing ng konti. Wow! Suwabe! Bakit naka-signal yun? Hindi yung malumiligo. Nako po! Okay mga boss, dito na muna at matraffic. Ayun, no? Kanina ay matraffic, no? At pinapagmasdan ko yung init at hulab ng makina kung umaabot sa aking binte or puwet, kasi naka between yung kanyang makina, no, papaganon. So para wala naman ako nararamdaman na init, unlike sa Ducati, no, na pare silang V2. Mas malamig, kumbaga hindi siya mainit. Kung i-compare naman natin do sa motor ko, ay same sila ng init, no. Minimal na minimal at kayang-kaya. Lalo na pag tumakbo kang gandong 70, wala ka na mararamdaman, normal na. Siguro pagka may mararamdaman kang minimal, kapag matraffic lang talaga. Pero pag ganito tumatakbo na, napapahid na siya ng hangin. Unlike dun sa ibang motor na talagang pumupunta pa sa pit mo yung init. Tayo ay nandito na sa PNPA. Tama ba? Alright, ayan. Oh, na-miss ko yung pagdadrive ng manual, no? Dahil walang quick shifter to at saka walang auto blip. Ayan. Pero siguro yung 2021 model nito ay meron na siguro, no? At ang price pala nito ay nasa 1.3 million pesos na ubod naman talaga ng ganda, no? Namamarias lang siya sa ganda ng motor na to at saka sa presyo niya. Suwabing-suwabe. Kahit ayan, no? Kahit sa highway, sarap gamitin. No, hindi na agad ako nag-adjust dahil ito ay same na naked bike ng motor ko. Ayan, oh. At saka chill ride lang tayo. Nakakawili talagang gamitin mga boss, no? Iba yung pakiramdam ko eh, di ba? Siyempre, hindi ito sa akin. Unang gamit ko ng Duke, no? First time ako makasakay ng Duke. Ang sarap. Oh, okay mga boss, sa 45 minutes kung dinadrive itong motorsiklong ito, kitang kita nyo naman, Duke 1290, ayan, oh, napakaganda, no? At saka naka-easy project, lalaking lalaki talaga yung tunog, no? At saka iba yung forma dahil naka-single swing arm, eh, no? Ang price nito is 1,300,000, hindi ko pa alam yung butal, no? Talaga namang wala akong masabi, eh, no? Ang birthday ko sa motor na to ay same lang nun sa akin, napakaganda, walang init. Ang gaan ang pakiramdam ko habang dinadrive ko. Although mataas siya, oh. Pero yung seat height ito medyo uka, ang ganda. Ang ganda ng upo. Ayun mga boss, no. Isinare ko lang sa inyo kung ano yung nararamdaman ko habang sakay ako sa motor na to. Sana ay nagkaroon kayo ng information, no, about sa Duke, at ako ay first timer din lang na gumamit ng Duke, no. Sana nag-enjoy kayo sa video na to, no. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my channel and pakihit na po ng notification bell para po kayo ay notified sa mga i-upload kong video. Maraming salamat po. Ride safe po sa ating lahat. God bless and thank you.